May dala silang bag eh. May dala silang bag sir eh. May dala silang bag eh. Hoy, asan yung bag? Asan yung bag? May dala silang bag eh. Asan? Andun pa. Asan? Nasa mahaba po yung buhok. Asan yan? Asan? Aming mulit. Nasa? Asan? Hindi po kinu. Nasa mahaba po yung buhok. Kasama niyo pulis sir. FBI po sir. Ha? Nakasuot ko na ano? Mahaba po yung buhok. Sige, sige, sige. Nakakasamahan niyo po sir. Sige. Inuwan niyo po siya. Puro coins lang po yan sir. Anong coins? Sir, kay OE po kami sir. Namin mulit. Galing sa bangko. Hindi na, may alam. Pinasa sa entry. Tapos, para ano? Pinasa sa entry yung cash. Pinas break nila. Pinas break nila yung sa entry. Punta ng bodega yun eh. Nagkaroon ng miscommunication, hindi nasundan yung payroll truck or yung truck na sasakyan na may supposedly may dalang pera galing sa bangko. Although nangyayari talaga ako minsan, nagkakaroon ng problema sa tactical operation. Ang pinakamaganda lang dito ay yung natangay na pera, yung perang parang patibong o pain lang. Ang iyong gagawin kapag ikay biktima ng wrongful arrest dahil sa mistaken identity. Inaresto at nagdusa ng halos 3 buwang pagkakakulong sa city jail dahil lamang sa kapalpakan ng umarestong pulis. At ang dahilan ng pag-aresto, magkatunog ang iyong pangalan at hawig mo ang mukha ng totoong suspect. Ganito ang sinapit ng pobreng si Alfredo Taborda na inilapit ng kanyang kapatid na si Annalyn Taborda sa Bitag. Masakit po sa akin eh, yung ganun nangyayari sa kanya. Tindadalaw po ko yun na sinasabi na susumbong siya sa akin. Sinasaktan nila ako dito, binubugbog ako. Gusto ko na makalabas. Sabi niya sa akin, bibitaw na lang po siya. Sabi ko, huwag kang bibitaw. Ngayon magbawa ko ng paraan. Nung sinabi po ng SPO na sundan niyo ko, dali niyo yung ebidensya na hindi siya, pinakita po namin yung birth certificate at baptismal, hindi niyo po inonor yun. Hindi na, tinatarantado pa nga niya po ako. Sabi niya, hindi yan, dali yun sa picture siya po talaga yan. Sabi niya, hindi, layo, sabi ko, eh, niyo akong pakinggan. Magkaiba po kasi yung suspect po talaga, matangtag po yun na bayad. Yung kapatid ko, hindi naman po kataasan. Tama-tama lang po yung katawan. Yung Wilfredo Tinalya na yan, dati na yan po may kaso kasi nakapatay na rin po yan dati. Ngayon po, nung nakapatay siya na itong huli, nakulong po siya. Samantalang yung kapatid ko, wala naman pong ginagawang masama. So ano sinabi ng fiscal nung nagpresenta kayo? Nung ano? Yung sinusunod lang tapong nila yung proseso nung ano,
po ano lang po yung patakaran nila doon kasi na, may warrant na daw po. Eh. May warrant nga, pero kung mali yung taong nakuha nila. Yung na po, yun na po inaano ko sa kanila. Sabi ko, sir, hindi naman po yung nasa warrant yung kapatid ko. Eh. Kailangan daw namin i-turn over po sa kanila yung kapatid ko para daw makita ko si yung itsura ng warrant at yung kapatid ko. Pinakita naman po, kaya lang hindi rin po nila in-invest pa rin po. Okay, sige. Nasa kulungan ngayon. Sige, gagawa kami ng action. Hakbang agad. Sa kasong ito, kilos prontong hinagilap ng Bitag Truckers Team ang pulis na umaresto sa pobreng nagdurusang biktimang si Alfredo. Pagmasdan, sa itsura pa lang nitong lespong honghang, sinong mag-aakala dito sa pulis karakter na ito na siya pala yung pulis naming hinahanap? Si SPO1 Alfredo Boy Mendez. Kakaiba sa mga pulis na naglalagi sa loob ng stasyon. Si SPO1 Mendez dito sa barangay hall ng barangay Putrero tumatambay ng matagpuan ng bitag. Pakinggan ang katwiran nitong si SPO1 Alfredo Boy Mendez sa paghuli sa napagkamalay niyang suspect. Wait lang, tango na ang siya. Tango, nung makita ko, bigla umiwas. Nung dadang po tingin ko, sabi niya, hindi ako si Pilpredo. Ngayon, pinaliwanag naman sa kanila, sa poste, ang proseso. Okay, siya yun, kaya hindi. Pagdating sa hearing, sabi niya, Biyernes sa programang Bitag Live sa UNTV. Napanawin ho tayo, ano? So, good morning, Attorney Sylvester Monsing. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Itong pag-uusapan natin ngayon. Paano kung isang pamilya niyo, attorney, pamilya ko, pamilya nino man na nanonood sa atin, inaresto na hindi naman siya yung taong may kaso at siya yung nilagay sa jail, nagmamakaawa na hindi siya yun, pero hindi pinaniwalaan, kinatigan pa ng hukom. Nangyayari nga yung sitwasyon na ganyan. Ano yung mga bagay na ipakita ng accused? So, maaaring yung birth certificate, okay. Maaaring magpakita siya ng picture para masigurado nga na yung ina-arrest nila ay yung taong hinahanap o nasa warrant okay. of arrest. Etong bagay na to, pinag-uusapan natin dahil may kaso tayo, live na sumbong. Nandito ngayon si attorney, ano, Annalyn? Gusto ko lang po at itanong kay attorney kung ano po ang dapat gawin dun sa kapatid ko. Opo, Annalyn, yung pong kapatid ninyo, ay maaaring matulungan nga ng Public Attorney's Office sa Caloocan City. At ang aming pong hepe doon ay si Attorney Gardo D. Guzman. Makikoordinate tayo doon sa Husgado para sa agarang o immediate release nung inyong kapatid. Well, ano rin, nakita mo na. Okay, tututukan namin to. Huwag ka mag-aalala. Matapos sa Bitag Live, dumiretso ang bitag sa tanggapan ng Public Attorney's Office, Caloocan District Office. Dito, agad pinag-aralan ng PAO Caloocan District Office ang kaso ni Alfredo Taborda. Pinaka-best remedy, kung hindi tayo propose ng bill, mag-ano tayo ng determination ng identity ng accused, promotion. Pero kailangan pa ng initial hearing para ma-notify patay yung writ complainant, si Narcisa Villanueva. Mag-motion tayo doon sa judge. Apparently, judge, hindi po yung akusado nakakulong, hindi po yung actor, hindi po siya talaga yung person named in the information, di ba? In fact, ito po yung complainant, ito po yung nanay ng victim, di ba? After that, pag na-determine ng judge, discretion niya to dismiss right then under yung kaso against doon sa akusado. Anuebe ng Setyembre, matapos maghain ng motion to determine the identity of accused ang tanggapan ng PAO Caloocan District Office sa National Capital Judicial Region Branch 125 ng Caloocan City para sa tunay na pagkakakilanlan na napagkamalang akusado. Naglabas ng order of release si Presiding Judge Junicio Season para sa tuluyang pagpapalaya sa napagkamalang akusado na si Alfredo Taborda. Sunod na tinuro ng bitag ang Caloocan Police Station. Dito, nakita namin malinis ang record ng napagkamalayang akusadong si Alfredo. Hindi ko ginawa kahit sinong tao.